Okay, so nandito tayo ngayon sa phase 4 mga kabahay, no? At papakita ko sa inyo yung progress ng trabaho rito. Patapos na tong almost done na yung kitchen cabinets natin dito, ayan. Bali, ang kulang na lang yan is may isa pang shelves dito yung bago sa ibabaw ng ref, no? Tapos ito, open lang talaga to, itong corner. Ayan, open lang yan. Bali dito, meron pa yata ang spice rack dito na gagawin. Pull out. Tapos ito yung mga pinto niya. Ayan. Ito naman, bubutas tayo rito para sa duct tube. Para dun naman sa exhaust ng hood range. Tapos dito, dalawang pinto din. No? Ayan. Tapos ito naman yung tile sa ano, tapos na. Sa CR. Ayan. Ito yung ating long shower drain. Ito yung ating niche. Ayan. Bali, igagrout na lang ito. Kasi hahabol na lang yung tabasan dito. Kasi kabibili ko lang nung ano, nung drain. May drain pa kasi dito yan. Tapos dito yung, dito sa part na to yung profile ng aluminum. Kasi magiging shower enclosure siya rito. Sa part na to. Papunta rito. Tapos ito, telephone shower na lang yan. Tapos may water heater tayo sa part na to. Tapos ito, hanggang dito lang talaga yung tile niya, yung wall tiles niya. Yan, hanggang dyan lang talaga yan. Painted na to. Painted. Kung makikita nyo, nung umulan, ayan o, basa. Nagpe-penetrate yung tubig sa taas, no? Kaya magwa-waterproof tayo sa taas. Pero bago yon, magta-tapping muna tayo ng flooring natin, no? Tapos papaltan din natin ito ng bagong pinto. Yun. Tapos, after nito, pwede na tayo mag-tile dito sa ano natin, sa lababo natin, no? Piniprepare na nila yung flooring dito sa may living area para preparation para may tile na rin yung floor. Yung gagamitin natin itong 120 by 20 yata. 120 by 20 cm yata ito. Pakita ko lang sa inyo yung design yung gagamitin dito. Wood like din siya, no? Yung kailangan may gray. Dito naman, ano, may pagka-brown siya, no? Yan ang gagamitin sa floor natin. Tapos akit tayo sa taas. Kapag masilya na rito si Mark. Ayan, no? Namasilya niya ng drywall. Pag nakabili mamaya ng primer at saka ng semi-gloss na pan-top coat, eh, papatuloy na natin to kay Mark na pinturahan. Ayan yung ginawa niya. Pati ceiling, inano, niretouch niya. Ayan o, niretouch niya yung mga crack. Ayan. Meron na rin tayong laminate para dito. Pure white lang siya. Hindi lang pumasok si Puroy ngayon. At may lakad. Kaya bukas na siguro mga kabahay. Start na yung laminate ng... Start na yung mga laminate dito sa ano no. Sa phase 4. Laminated yung bed. Then yung ano yung kitchen cabinet, laminated na rin daw, no? Kaya medyo matrabaho yun. Kamukha na ginawa natin doon kila Ma'am May. So bukas na yun, papastart na natin yung kay Proy. Pakita ko sa inyo yung laminate. Pure white lang siya. Pero hindi siya... Ito. Pure white, hindi naman siya glossy. Bali, ayan lang siya. Plain white. Ayan. Hindi siya kamukha nung ginamit natin kila Ma'am May. Tawag naman doon, fine white. Pero nakakaano siya, no? May mga aspi. Yun doon. So, punta tayo sa kabila, sa phase 12 naman. Tatapusin ko na yung cladding doon sa ano. Yung wall cladding doon sa storage na may secret door. Dumating na kasi yung ano yung nabili nila Ma'am May. Tapos nakabili na rin kami kahapon ng... Galing kami kahapon sa Wilcon eh. Namili kami ng mga gamit. Nakabili na tayo ng no more nails natin. 20 tube na yung binili natin, no? Para sure ball. Magastos sila sa, ano, sa... Ang tawag nito? No more nails, no? Tapos, baka matapos na rin namin ni Kenneth yung cladding natin dun sa may porch area sa labas. Yun nga lang, hindi pa rin pala kasi kulang yung cladding natin na naman doon. Kasi out of stock yung mga yun eh. So kapon in-order na namin sa Wilcon, 1 to 2 weeks pa daw sa Manila pa manggagaling.
So, uubusin namin yung remaining na cladding doon. And then, ipiprepare na namin yung partition wall doon sa may play area ng mga corgi. At saka doon sa, ano nila, sa kennel area, no? Merong partition yun na kalahati na wall. Na ikakladding din. Gagawin namin ni Kenneth yun mamaya. So, pakita ko sa inyo, no? Yan, so dito naman sa phase 12. Ayan na, no? Ipi-finish na namin ni Mike itong ating ano, tubular grill. Dahil medyo maganda na yung panahon, no? Sana wag nang ano, umambon, no? Yan, nililihan niya muna. Tapos, i-stainan na namin yan, no? I-stainan na namin. Nakapag-timpla na si Mike ng stain na gagamitin natin. Ito, dark siya, dark. Yan, ganyan kulay niya. Yan to. Tapos, yon, ito yung mga pinamili namin kahapon. Itong mga mahogany na step ng stair. Isang 4 feet, isang 3 feet. Itong 4 feet gagamitin natin dito sa parang sa harap ng bintana, yung parang receiving pag may mga order ng kape. Then yung 3 feet gagamitin natin bilang floating shelves doon sa part na yon sa may kitchen. Kitchen na. Tapos, ito na yung mga cladding natin. So, tatapusin na natin to. And then, itutuloy natin to. Tutuloy namin ni Kenneth to. Mamaya wala pa siya, no? May inasikasa lang muna siya. Itutuloy namin to. Hanggang ceiling. Pero gaya na sinabi natin, kukulangin. Dahil out of stock yung mga yan. Kung ano lang yung nakuha namin. Itong matitira. Install ko na lahat yan. Tapos, yung isang dark na cladding ito. Itong cladding na to. Yan. Dito yan. Sa wall na to. Sa may ang tawag nito, sa may play area. Yung sinasabi ko na partition dito yon. Yan sa border ng tile. Siguro mga at least mga 80 cm. Yan, magmula sa pader na yun 80 cm. Dito yung daanan. Para makover naman yung mga cage. Dito yung magiging pwesto ng dog cage. So meron siyang border doon. Meron siyang partition wall dito. Na nakakladding din. Sa side na to pa. Ikot dito sa wall na to. So yun na lang yung ikakladding natin, no? Baka hindi na rin matuloy yung ganitong kasi mahirap nang hanapin yung design na yan. Dito, pakita ko sa inyo. Dapat yan, may kapartner pa yung nakladding dito. Maganda nga sana. So baka hindi na ito matuloy. Di ko sigurado pero baka ganun. Baka painted na lang yan. And then, hindi ko alam kailan i-deliver yung mga in-order natin na Santa Clara Plywood. Itutuloy na natin ito. Malilipat ng pwesto yung chiller dito na siya. Yung ice maker doon na siya. Tapos yung piping natin, gusto ni Mami ipalipat doon sa part na yun yung sink. Gagawin ko na lang ng paraan yan. Pati yung water supply natin. No? Gagawin natin ng paraan yan mga kabahay. Tapos ano pa ba ang ating ano dito? Dito. Oh, wala na masyadong ano rito eh. Painting works na lang. No? Tapos si Mark doon sa kabila. Yun nga, pwede na siya magpintura doon. Papabili na natin yung pintura natin doon. So, habang wala pa si Kenneth, pagpatuloy na muna natin to para matapos na ito mga kabahay. So, habang wala si Kenneth, bago ko nga pala ipagpatuloy yung sa cladding, tulungan ko muna si Mike dito sa sample namin dito, no? Gagawa muna kami ng wood grain gamit yung basahan. And then, tsaka namin i-stainan. Total dark naman siya para matabunan yung mga part na itong primer namin. Stainan namin, then ipitin namin na sealer. After stain na naman, kasi nga dark tayo, hanggang makuha natin yung pagka-dark na ginagaya natin. Then final nun, siguro, kung hindi pa talaga para mas mapaganda pa, pwede pa siyang i-toning, no? Mukha nung mga ginawa natin doon sa mga previous project natin. So, yun nga, dun, meron na tayong tutorial nito, yung kaming dalawa ni C2K. Kaya hindi ko na gagawin yung, hindi ko na ngayon ituturo, i-demo, no? Papakita ko na lang. Doon sa mga gustong ano, matuto kung paano yung proseso nito, ay yun din yung video na ginawa namin doon din sa bahay ni Ma'am May, no, sa phase 11 yun. Title nun is Wood Effect sa Bakal. Hanapin nyo lang yun sa mga video natin, mga kabahay. So, doon makikita nyo yung proseso paano namin ginawa. So, ganun din ang gagawin natin dito. Yung nga lang, magkaiba sila ng kulay, mas darker ito, no? At light lang yung ginawa natin doon sa dati, ayan. Inumpisa na ni Mike, no? Ayan. Tutulungan natin siya. Steady lang muna natin yung ating ano, camera. So, ayan. Ahaspin na si Mike, mga kabahay, no?
Tumulong tayo kanina, yan, dumi ng kamay natin. Oh. Sinampulan muna natin yung isang piraso. Yan. Hindi kasi ito yung nakasanayan na technique ni Mike. So, kaya ayun, tinuro natin sa kanya itong isang pamamaraan na to. Ito rin yung ginamit natin doon nga sa kabila, no? Ito, sinampulan natin to kanina, ito. Yung ginawa ko. Itong mga part na to na light, na maganda yan pag na-stain, no? Meron na siyang, ano tawag ba doon? Yung maglalaro ng kulay niya ng light, darker, tapos meron na siyang guhit. So, yun yung ina-achieve natin dyan, no? Yung mga guhit na nakikita nyo yan, mamaya, yan. Ito mga ganito. Yan. Maputla pa yung iba, no? Makikita nyo yung ganda nyan mamaya pag na-stain na yan, mga kabahay, no? So, abangan nyo yun. So, bali ang ginagawa ni Mike dyan, gamit yung basanis. Ginuguhitan niya lang, no? At ang pangkulay niya itong burnt amber na tinting color. So, bali ganyan siya. Yan, tingnan nyo. Maglalagay ka lang gamit yung kamay mo. Kasi kakalap mo lang gamit yung basahan. So, yun din natin masyadong ituturo dito kasi meron naman tayong video para dyan. So, yun nga, ulitin ko. So, mga gustong malaman yun is, check nyo lang yung video natin doon, no? Yung sa, ano, paano mag mukhang kahoy yung, ano, bakal. Doon sa vlog natin doon sa, ano, sa phase 11 kay Ma'am May, no? So, mamaya after niyang mabuo yan, ipitin niya ng sanding sealer. Spray niya ng sanding sealer. Pagkatuyo, mag-stain na tayo. Update ko kayo ulit mamaya, mga kabahay. So ayun mga kabahay, no, iniipit na ng sanding sealer ni Mike yung ano, yung mga ina-spin namin kanina, no. Tingnan natin na malapitan. Yung sa taas na yon, babalik tayo namin sa baba, yan, hindi naman yan makikita. Lulubog pa yon dun sa concrete. So after nyo maipitan ng sanding sealer, pasaliya o light sanding, then stain namin siya nung ginawa naming stain. Tapos dahil dark yan, siguro after ng may stain, ipit tuloy ng sanding sealer, then isa pang stain. Yun. Tapos pwede rin siyang itoning kung hindi pa nakuha yung pagka-dark, no? Or pwede namin haluan yung sanding sealer namin ng stain na may kulay na para ano na, ma-achieve na natin yung pagka-dark niya. So, yun yung proseso mga kabahay. Then, papakita ko sa inyo sa loob. Pasok tayo, maingay. Yun! So, ito yung loob, no? Gumawa tayo ng tutorial kanina kung paano mag-install ng wall cladding, no? So, ito yung naging kayarian ng ating wall cladding. At ngayon, makikita nyo mga kabahay, maganda to. Yung ating, kaya papakita natin na malapitan. Nilagay na ni Mark yung ating LED strip dito. Yun yung magiging parang pailaw natin sa part na yan, no? Sa taas. Ganda yan mga kabahay. Pakita ko sa perspective na dito yan. Ayan, no? Kung nakikita nyo itong ilaw na to. Yan yun.
Mali. Wala dito yung iba eh. Pero ito yun. Yan. So yun, may TV, no? Diyan namin nilipat yung TV nila, Ma'am May. Pag mamaya, madilim lang eh. Mamaya pag natapos to ni Mark, yan, ay ilawin namin to, papakita ko sa inyo mga bahay. Sobrang astig niyan. Ito yung ating secret door, oh. Sara muna natin. Yan yung secret door natin, oh. Ganda, di ba? Alright. So, intayin ko lang ma-install yung ilaw. Pakita ko sa'yo kasi, sa inyo kasi maaga ang umuwi ngayon, birthday ng anak ko. So, nak, happy birthday. wait mo si Papa, pauwi na niyan. So, dito naman sa labas, tinutuloy na ni Kenneth yung cladding dito. Sa ceiling na siya, ayan o. Maingay nga lang yung compressor, kaya dito muna tayo banda sa loob. Ayan. May ako kayo pakita nung pagka tumigil na yung ano, yung paggana ng compressor, maingay mga kabahay. Ayan na mga kabahay, no? Nalagay na ni Mark, natap niya na yung ano natin, no? Yung LED strip natin sa taas. Papakita ko sa inyo kung paano yung ano niya, yung ilaw niya, no? Tapos paki-on mo. Yun! Ganda! May ginawa kami discarte dyan mga kabahay, no? Pakita ko sa inyo paano. Paano namin pre-name yan. Sidiming ilaw nga, no? Para lumiwanag yung video. Yan. Malabo sa video. Yun. Woo! Parang Christmas light. Alright. Ganda na mga kabahay. Yan, oh. Okay. Alright. So, yung ginagawa namin discarte dyan, ginamit namin itong mga moldings, no? Ito. Itong mga moldings na to. Siya yung ginamit namin moldings nung strip light kasi sinuot namin siya sakto-sakto siya dun sa 1/2 na moldings, no? So, kayo kung gusto nyo rin gayahin yon, pwede nyo yung gawin. Pakita ko sa inyo paano namin siya ginawa, no? Eksakto-eksakto siya. Yung naka-frame dyan, nakapasok yung LED strip na yan ito sa moldings. Yung moldings, dinikit namin sa ceiling. Pakita ko sa inyo. Meron pa nga palang isa dito yan, Nonos. Meron pa tayong isa dito mga kabahay. Nakapa-squala yan dito. Nakapa-L siya rito. So pag nalagay pa itong kapartner niya rito sa isang side, nako, ang ganda niyan. Tapos, on nga natin itong ano natin. Yung cove natin dito. Ano ba? Yun. Yan, yan din yung ilaw. Hindi pa naayos yung kaya magulo pa, no? Tapos yun, meron din tayo. Tapos meron pa tayo sa side na to. So, yun, no? Lumiliwanag na yung buhay. Unti-unti nang nagiging, ano, maayos. Maganda. Yan. Sa labas naman, maingay kasi sa labas, eh. Maingay yung compressor, no? Maya, pakita ko sa inyo yung, ano, doon. Maya, pakita ko sa inyo yung ginagawa ni Kenneth na cladding sa ceiling, no? Pakita ko sa inyo. Bukas siguro itutuloy ko ito or tatapusin namin yun doon. Uwi muna ako na maaga ngayon. Pakita ko na lang sa inyo maya, bago ako umuwi. So yun mga kabahay, kinakabit na ni Mark yung ano no, strip light natin dito. Yan. So, yan na muna sa araw na ito mga kabahay. Ito na muna natin ulit tatapusin yung vlog natin. At pauwi na rin naman ako. Ito naman, tutuloy ni Kenneth. Tutuloy na namin ni Kenneth to. Sabi ko bukas na lang din. Para mapagtulungan namin. Dito naman sa labas, pakita ko sa inyo yung bakal natin dito, no? Yun, ayan na siya, no? So, nag-e-stain pa rin si Mike. So, malayo pa siya, no? Kailangan pa namin siyang i-dark. Kulang siya ng black, yung stain namin. Hindi niya pala nilalagyan ng black. So, boss ko na lang kayo update para makuha natin. So, ang kulay niya pala is ano na? Chinek ko, Wenge. Wenge na pala yung kina-achieve namin. So, malayo to sa Wenge. Ano pa lang naman yan, no? Sinilar niya pa lang, yung pisan pa lang namin. Bukas, matatapos na namin yan ni Mike. So, pakita ko sa inyo bukas mga kabahay, update kayo. Ito, nagkulangan kami, gaya na sabi ko nung last vlog, from Manila pa sila, no? Kulangan kami na, I think, mga 6 pieces. Manila pa daw sila in order, kaya nasa mga 1 week pa siguro mahigit ang hihintay namin para matapos to. Pero, at least makakover natin siguro yung almost sa ceiling, no? Magkukulang tayo sa part na yon, konti sa ceiling, saka yung mga seroho dito sa gilid. So, yan mga kabahay yung naging
update sa trabaho natin. Salamat sa panonood at subaybayan niyo uli kami sa pagbabalik natin sa araw ng bukas. Salamat.